Good day mga ka-backyard! Welcome back to JBM Aquayard! Okay mga ka-backyard, napakaganda ng topic natin ngayong umaga. Dahil ngayong umaga ay isishare ko sa inyo yung mga ating mga guppies ngayon. At isishare ko na rin sa inyo kung paano at kung kailan ba dapat natin na i-harvest yung ating mga binibreed na mga guppy para sa grooming stage naman. Merong mga proseso ang pagbibreed ng mga guppies para mapalabas natin yung mga best quality. So kung susundin natin yung tamang proseso ay check na magkakaroon tayo ng mga produce na mga best qualities na mga guppies. So ito mga ka-backyard, yung mga breed natin, ang mga Dambuyer Mosaic. Ayan, nakita nyo yung pond niya, ayan, naglulumot na. Kasi sobrang init talaga, ayan, sobrang sikat ng araw. Kahit dito, tapos dun sa mga platis natin, ganun din. So yung gagawin ko ngayon, ay kukunin ko na lahat muna ng pry para ma-reset na ito. Ibig sabihin ng reset, lilinisin natin yung pond. Tatanggalin natin lahat ng tubig, lahat ng dumi, tapos papalitan ng malinis na tubig. So hindi siya water change kasi magkaiba yung water change sa reset ng tank. Yung reset parang babalik ka sa pinakaumpisa. So ganun yung gagawin ko rito. Ayan, pareho ito, itong tatlong yan. So i-reset ko na silang lahat. Tapos kukunin ko muna yung mga fry, then ilalagay ko dun sa tank. Then pagka okay na ulit yung tubig nito, malinis na, na-acclimate na, napasingaw na, tsaka ko ibabalik yung mga maliliit na fry para i-grow na naman ulit dito. Ito na mga ka-backyard, yung na-harvest natin ng mga fry, ng mga Dambuyer Mosaic. Ayan. So, hindi ko pa na-harvest lahat kasi lumabo yung tubig, nagtago yung mga isda. So, harvestin ko ulit yan pagka nabawasan ko na yung tubig para makita ko na yung mga isda kasi nagtatago sila, masyadong mailap. So, sa ngayon, ito yung nahuli ko. Then, ililipat na natin to dun sa kanilang magiging pinaka-grooming tank. Ayan mga ka-backyard, ito yung prepare ko ng mga tank para sa mga guppies. Ayan. So, kita nyo, may mga gravel siya. Ayan. Tapos may snail para taga-kain ng ano. Itong isa yata, patay na. So, papalitan natin yan. Ayan, may mga snail yan para taga-kain ng mga hindi nakakain na natirang pagkain ng mga guppies na i-groom natin. So yan, may snail din yan. So ito, iba na laman ito, mga ano na yun eh, mga tetrafish na yan, mga yan. So ito, itong tatlong to, dyan natin ilalagay yung ating mga na-harvest na mga Dambuyer Mosaic. Sa pag-sorting, mga ka-backyard, hindi ko na ginagamitan ng net para hindi masyadong ma-stress. Mas maganda kasi pag hinuli natin siya ng pakamay. Ayan, hindi sila na-stress unlike sa pag ginamitan natin ng net. Pati yung iba kasi na maliliit, nahuhuli. Hindi kagaya pagpakamay, talagang mapipick mo yung mga possible na pwede mong i-groom para malaman mo kung quality ba yung napili mo. So ayan, isa-isa nating ililipat itong mga na-harvest natin. So male muna ang pipiliin ko na ilagay dito sa ating mga tank. Kaya mga ka-backyard, napakalaking tulong kung tayo magbibreed ng mga guppies, kung gusto nating magpalabas ng mga quality ng mga guppy, yung sorting process. Kasi dito kaagad na na-eliminate na natin yung mga call, yung mga reject, natatanggal na kaagad natin. At hindi tayo nasasayang, hindi nasasayang yung oras natin kung yung gagawin nating breeding project is for quality purpose. So magkaiba kasi yung mass breeding, magkaiba yon sa quality breeding. Kasi yung mga qualities, yan yung mga ginagamit sa mga pang show, yung mga values ng mga guppies na quality guppies, may kamahalan talaga yan sa market. Kasi nga yung process ng pagbibreed sa kanya ay hindi madali. Hindi siya pang beginner. Hindi yung basta mo na i-breed para ramihin, ibibenta sa market. Etong quality breeding ay
maraming proseso na pinagdadaanan. Gaya nga, isa itong ginagawa kong proseso, yung sorting, isa itong proseso na ginagawa ko para sa quality breeding. Kaya pagdating sa market, mas may value sila. Unlike sa mass breeding na ibibreed mo lang sila, then palalakin, then ibibenta sa market. Ganun lang ang mass breeding, tsaka sa malaki silang lagayan, gaya nung yung pond ko doon. Unlike sa quality breeding, talagang naka-aquarium sila kasi doon mo ka, kailangan mong i-monitor yung development ng mga guppies. Kailangan mong i-monitor kung meron bang reject, meron bang mga poult. Ayan, marami kang dapat i-consider sa pag-breed ng mga qualities ng mga guppies. So ayun mga ka-backyard, so depende na sa inyo kung ano yung pipiliin yung pag-breed ng mga guppy, kung gusto nyo ng quality guppies. So yun, pwede nyo gawin yung tinuturo kong strategies na ginagawa ko dito. Ginagawa ko nga, sinusort ko talaga yung mga magaganda. Tapos yung mga gaganda, yun yung ginugroom ko na. Para hindi sayang sa oras. Kasi pagka-greenroom mo yung kal o yung hindi magandang quality, hindi mo rin siya papakinabangan later on. Tapos, kung gusto mo naman ng mass breeding, ayaw mo sa quality breeding, napakadali ng mass breeding. Mag-breed ka lang na mag-breed, magpalaki ka lang na magpalaki. So, wala ka nang dapat sundin na proseso. Yung ibibreed mo, palalakihin mo, pag malaki na, ibibenta mo. So, ganun lang. Tatlong stage lang. Breed, grow, and then sell. Yun lang yung proseso sa mass breeding. Breed ka lang na breed, kaya nga siya tinawag na mass breeding. Unlike sa quality breeding, ang dami talagang proseso. Marami pa akong hindi nabanggit sa inyo, pero masyadong mahaba yun kung iisa-isahin natin. Kaya, pwede kayong mag-research para sa quality breeding ng mga guppies. Ayun, mga ka-backyard, maraming salamat sa panonood. At by the way, malapit na tayong mag-silver play. Ayan, yung pinakahihintay ko talaga, mga ka-backyard. Although, nagkaroon ng system error dito sa ating channel, pero naayos na yung system error. Kaya, tuloy-tuloy na naman tayo sa pagbablog. Kaya, maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik dito sa ating channel, sa JBM Aquayard. At magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang episode dito lang sa JBM Aquayard.